Marahil ay narinig mo na ang terminong gaslighting noon, ngunit maaaring hindi mo lubos na alam kung paano ito gumagana o kung sino mang kakilala mo ang gumagamit nito sa'yo. Karaniwang minamanipula ng mga gaslighter kung paano mo nakikita ang realidad. Dahil dito, nagdadalawang isip ka sa iyong sariling mga kakayahan, alaala at maging ang iyong katinoan. Kapag nag-gaslight ka, madalas mong mararamdaman na may mali sa'yo, ngunit hindi ka sigurado kung ano o bakit. Sa dulo ng video na to, malalaman mo ang mga tamang hakbang upang harapin ang isang taong gaslighter. Pero bago yan, narito ang mga taktika na ginagamit ng mga gaslighter upang lokohin at kontrolin ka. Number 1, compassion. Kapag na-corner, ang mga gaslighter ay mag-aapila sa iyong pakikiramay at pangunawa. Gagamit sila ng mga mahabaging salita bilang isang paraan ng pag-atake. Maaring sabihin nila ang isang bagay tulad ng, paano mo naisip na gagawin ko ang anumang bagay para masaktan ka? Alam mo kung gaano kita kamahal. Ito ay parang isang paghingi ng tawad, ngunit ang katotohanan, ito ay talagang isang akusasyon. Ito ay hindi tunay at kahit papano ay makakaramdam ka ng unsatisfaction dito at maaring hindi mo alam kung bakit. Number 2, pag-iwas. Kapag nagtanong ka sa isang gaslighter tungkol sa isang bagay o sinubukan mong hulihin ng mga ito para sa isang bagay na kanilang sinabi o ginawa, huwag magtaka kung babaguhin nila ang paksa nang hindi ito tinutugunan. Madalas silang magtatanong sa iyo ng isang katanungan upang ilihis ka o akusahan ka ng isang bagay. Ang isang gaslighter ay karaniwang magre-react sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi nila sinabi kung ano ang sinabi mo na ginawa nila. Aakusahan ka nila ng maling pag-alala o pag-iisip ng mga bagay o imumungkahi na nakuha mo ang mga ideya na yon mula sa iyong mga baliw na kaibigan. Number 3, mahalaga. Alam ng mga gaslighter kung ano ang mahalaga sa iyo, kaya madalas ito ang una nilang inaatake. Halimbawa, maaari mong ipagmalaki ang isang talento. Ang isang gaslighter ay kikwestiyonin ang iyong talento o kung may pakinabang ba ito. Maaaring sabihin nila sa iyo na ito ay isang pag-aaksaya ng oras lamang para sirain ang iyong pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Ang isang gaslighter ay nagsasagawa rin ng kontrol sa pamamagitan ng pagbababa sa iyo o pagmamaliit sa iyong halaga. Gayunpaman, madalas bigla ka nilang pinupuri sa isang bagay. Ito ay isang napakaliit na taktika para sa pagkakaroon ng otoridad na humaantong sa iyong isipin na kung ang papuri ng isang tao ay wasto, ang kanilang pagpuna ay dapat ding wasto. Ito rin ang nagpapanatili sa iyo na hindi balanse dahil maaari mong maramdaman na hindi mo na sila maakusahan na laging naghahanap ng mali. Ang isang paraan upang makilala ang isang gaslighter ay sa pamamagitan ng kung ano ang kanilang pinupuri. Ito ay karaniwang isang bagay na nakikinabang sa kanila. Number 4, reputasyon. Natutukoy ng mga gaslighter ang mga taong papanig sa kanila, anuman ang maaaring maging issue. Pagkatapos ay kinukuha nila ang mga taong ito upang salakayin ka sa pamamagitan ng paggawa ng mga alingaungaw na tumatawag sa iyong pagkatao o maging sa iyong katinoan. Maaari pa nga nilang sabihin na nag-aalala sila tungkol sa iyo at iminumungkahi sa iba na ang iyong pag-uugali ay nakakagambala. Ang pamamaraang ito ay maaaring maging napaka-epektibo. Sa pamamagitan ng pagsisimula at pagkatapos ay dodominahin ang salaysay, ang mga gaslighter ay makakakuha ng mga kaalyado habang pinapanatili sila sa dilim kung ano talaga ang nangyayari. Maaari pa nga nilang sabihin sa iyo na iniisip ng ibang tao na may mali sa iyo kahit wala namang sinasabi yung iba. Ngunit sa kasamaang palad, ang isang gaslighter ay maaaring maging lubhang kapanipaniwala at maaari nitong sirain ang iyong mga relasyon sa mga tao. Number 5, pag-iisip. Maaaring subukan ng isang gaslighter na kontrolin ka sa pamamagitan ng pagbawas sa iyong mga damdamin at iniisip. Aakusahan ka nila ng pagiging sobrang sensitibo o sasabihin sa iyo na ang iyong mga proseso ng pag-iisip ay mali. Madalas nilang sabihin na, hindi mo ba iniisip na masyado kang nagiging emosyonal? O kaya, paano mo naisip yung kalokohan na yan? Sa pamamagitan ng pagtitrivialize sa'yo, dinidisarmahan ka nila sa anumang pananaw na meron ka o anumang argumento na iyong ginawa. Maaari mong questionin ang iyong sarili at bisa ng iyong sariling mga pananaw at damdamin dahil dito. Maaari kang mawalan ng tiwala sa sarili at maging ang respeto sa sarili na magiging vulnerable ka sa kanilang kontrol sa pag-iisip. Number 6, paninisi. Gustong-gusto ng mga gaslighter na ilipat ang sisi sa iba. Kung nararamdaman mong patuloy na binabaluktot ng isang tao ang isang talakayan upang sisihin ka,
ang taong yun ay malamang na isang natural na gaslighter. Ang mga taong ito ay hindi tumitigil sa mga katotohanan. Kung susubukan mong pag-usapan kung ano ang nararamdaman nila sa iyo, babalik ta rin na mga gaslighter ang iyong sinasabi upang sisihin ka sa iyong nararamdaman. Napakahusay nila dito na maaari mong isipin na ang kanilang masamang pag-uugali ay kasalanan mo. Sasabihin pa nila sa iyo na mas maganda ang pakikitungo nila sa iyo kung iba lang ang kilos mo. Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Nice Ever. Sabi niya, isa lang masasabi ko sa mga tinatawag na introvert. Sobrang galing nilang mag-self-control. Malalim nilang inuunawa ang tunay na kahulugan ng buhay. Sobrang malalim mag-isip na minsan humahantong sa hindi na ma-adapt na mga taong nakapaligid sa kanila. Parang naiisip ng iba na parang nasa ibang dimensyon ang tinatahak ng mga introvert. Kaya nahihirapan silang unawain ang mga punto nito at napaka-realistic din nilang mag-isip. At shoutout din kay Lily, Shawarmi, Liza Umil, Mergen Ancheta, Malia Momena Bantas at kay Paul Eliakim Epsaldoga. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 7. Project. Ang projection ay isang defense mechanism. Ginagamit ito ng mga tao upang ilipat ang kanilang sariling masamang pag-uugali o pagkatao sa iba. Kung inakusahan mo ang isang gaslighter ng kasinungalingan, paparatangan ka nila ng parehong bagay. Kaya ngayon sa halip na tumuon sa kanilang pag-uugali, napipilitan kang ipagtanggol ang iyong sarili. Ang gaslighting ay hindi rin isang beses na bagay. Ginagamit ng mga gaslighter ang kanilang mga taktika sa mahabang panahon. Pwedeng magsimula sa maliit. Kung hindi mauhuli ang gaslighter, ito ay mas dadalas. Kahit na ang pinakatiwala sa sarili at matatalinong tao ay maaaring mahila pababa dahil hindi nila matukoy ang punto kung saan ito nagiging mapanira. Number 8. Pagde-deny. Hindi kailanman gagawa ng mali ang mga gaslighter at hindi sila kailanman mananagot sa anumang bagay na mali. Kung gumawa sila ng masamang desisyon o mabigo sa isang bagay, iniiwasan nilang kuhanin ang responsibilidad para dito. Kung ang kanilang mga aksyon ay nagdulot sa iyo ng sakit, hindi nila ito aaminin. Ang mga gaslighter ay hindi humihingi ng paumanhin. Ang pag-uugali na ito ay higit na nakakapinsala at nakakadismaya sa mga biktima na naiwang nagtataka kung ano ang kanilang ginawa upang makakuha ng ganong pagtrato. Bilang resulta, ang mga biktimang ito ay kadalasang hindi kayang pagtagumpayan ang kanilang nasaktang damdamin. Number 9. Pagre-reframe. Gustong-gustong gamitan ng mga gaslighter ang isang ito sa panahon ng talakayan tungkol sa isang nakaraang kaganapan. Halimbawa, maaari nilang i-reframe ang isang pag-uusap kung saan sinasabi nilang binigyan mo sila ng pahintulot na gastusin ang iyong pera. Alam nilang hindi ito nangyari at alam mong hindi ito nangyari, ngunit kung susubukan mong harapin sila tungkol dito, lalo lang nilang i-reframe ang kwento. Ipapaliwanag nila kung paano sila nagsabi sa'yo nung abala ka sa paghugas at sinabi mo na okay lang. Tulad ng kanilang iba pang mga taktika, sinusubukan ng mga gaslighter na lituhin ka at questionin mo ang iyong sariling mga alaala at mga pananaw. At number 10, pagsisinungaling. Ang mga gaslighter ay mga pathological liar. Magsasabi sila ng kasinungalingan at pagkatapos ay igigiit na nagsasabi sila ng totoo sa kabila ng lahat ng katibayan na kabaliktaran. Hindi mo sila makukumbinsi na umamin sa isang kasinungalingan. Sa katunayan, igigiit nila na ang anumang katibayan na maaari mong ibigay ay kasinungalingan mismo. Nagpapakita sila ng ganung pananalig sa kanilang mga kasinungalingan na maaaring magresulta sa iyo na questionin ang layunin ng katotohanan. Igigiit nila ang kanilang katotohanan at magagawa nila ito ng nakakapanghikayat. Nagagawa nilang panatilihing nalilito ka at hindi balanse. Kahit na hindi ka nila lokohin, maaari kang magkaroon ng impresyon na sila ay ganap na taus-puso kahit na ang kanilang posisyon o pananaw ay malinaw na mali. Ngayon na may mas mabuti ka ng pag-unawa kung paano gumagana ang gaslighting, narito ang mga paraan kung paano labanan ang mga taong gaslighter. Una, matutong tukuyin ang uri ng pattern ng pag-uugali na ito. Ang gaslighting ay epektibo lamang kapag hindi napagtanto ng mga tao na ito ay nangyayari. Kung matututunan mong kilalanin kung ano ang ginagawa ng isang gaslighter, magagawa mong labanan ang kanilang impluensya. Ang gaslighting ay hindi tunay na tungkol sa iyo. Ginagawa ng mga gaslighter ang kanilang ginagawa upang makakuha ng kontrol at impluensya. Kailangan nilang makaramdam ng superiority. Ito ay kanilang paraan ng pagtatago ng kanilang mga insecurities mula sa iba at mula sa kanilang sarili. Hindi talaga sila mas mahusay kaysa sa iba. Kailangan lang nilang gumamit ng gaslighting upang maitaguyod ang kanilang sariling mga ego.
Hindi nila kayang harapin ang tapat na kritisismo, kaya kailangan nilang tanggihan ang bisa nito. Bagamat ito ay malungkot, walang excuse para sa mapanirang pag-uugali na ito. Pangalawa, alamin na hindi mo mababago ang gaslighter ng mag-isa. Ang kanilang pag-uugali ay nabuo sa paglipas ng panahon at naging isang mahalagang bahagi sa kung paano sila makitungo sa mundo. Kung susubukan mong baguhin ang mga ito sa pamamagitan ng makatwirang argumento, itatanggi lamang nila ang bisa nito at tatanungin ang iyong katinuan. Ang professional na therapy ay ang epektibong solusyon. Ngunit tulad ng isang addict, ang mga gaslighter ay dapat munang magkaroon ng kamalayan na sila ay may problema. Pangatlo, magpasya kung ito ba ay karapat-dapat sa iyong pagsisikap. Tukuyin kung ang iyong relasyon sa gaslighter ay worth it bang panatilihin. Kung matukoy mo ang isa sa iyong mga kaibigan bilang isang gaslighter, i-consider ang pagdistansya sa kanya. Kung ang iyong boss ay isang gaslighter, maaari mong isipin na mag-resign at lumipat sa ibang trabaho bago niya sirain ang iyong reputasyon o tiwala sa sarili. Kung ikaw naman ay nasa isang romantikong relasyon at nais mong isave ito, ang iyong pinakamahusay na choice ay magkaroon ng counseling para sa inyong dalawa. Pang-apat, bumuo ng support system. Kailangan mo magkaroon ng mga tao sa iyong buhay na nakakakilala sa iyo at sumusuporta sa iyong pakiramdam at pagpapahalaga sa sarili. Ang mga gaslighter ay pinaka-epektibo kapag maaari ka nilang ihiwalay sa iba at sa makatuwid ay kontrolin ang iyong realidad. Madalas nilang ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpipilit na sila lang ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Dapat mo mapagtanto na ang ibang tao ay nagmamahal at nagmamalasakit din sa iyo. Maghanap ng mga taong sumusuporta at nagpapatibay sa iyong sariling pakiramdam ng kahalagahan. Panglima, muling buuin ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Tignan mong mabuti kung sino ka talaga at tukuyin kung ano ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat mahalin at irespeto. Alalahanin ang mga pagkakataon sa iyong buhay kung kailan nakamit mo ang isang bagay na kapaki-pakinabang o kapag nasiyahan ka sa masayang relasyon sa mga taong pinahahalagahan mo. Ang pagkakaroon din ng diary ay maaari ding makatulong. Magagamit mo ito upang i-record ang mga kaganapan na maaring tanggihan o i-twist ng isang gaslighter para sa kanilang sariling kalamangan. At panghuli, kumuha ng profesional na tulong kung kailangan mo ito. Ang mga biktima ng gaslighting ay kadalasang nawawalan ng tiwala sa kanilang sarili at sa kanilang paghuhusga. Maaaring isabotahin ng prosesong ito ang kanilang kapakanan at maging sanhi ng depression. Kung nalaman mong dumaranas ka ng mga ganitong sintomas, maaari mong isaalang-alang ang paghingi ng profesional na tulong dahil ang pagbawi mula sa mga epekto ng gaslighting ay maaaring maging mahirap, lalo na sa iyong sarili. Ang isang kwalipikadong therapist ay maaaring magbigay ng tulong at suporta na kailangan mo. Ikaw, naranasan mo na ba ang ganitong uri ng psychological na pagmamanipula sa isang taong kilala mo? Alam mo ba na maraming gustong maging katulad ng mga tahimik dahil sa kanilang mga ugali? Panoorin mo dito kung ano yung mga yon.